ke to. Hello guys! Sino naman? Ganun yung nangyari sa akin dati. Lesson learned. Sumama ako dun sa pool dati kasi I don't know, siguro sabi natin fatigue or distraction. Kasi chinecheck ko yan eh. Chinecheck ko kung paano ako magpaparada. Eh, gumagalaw-galaw pa yung ano, gumagalaw-galaw pa yung truck ko. Eh, hindi ko napansin. Yung pala, meron pala. Meron palang ano, merong istante o may pole sa gitna. Yun yung naransak ko. So, pagkaliwa ko, yung mamaniobra na ako, bigla lang parang nagulat na lang ako na yun, ganun yung feeling ko dati. Sabi ko, parang may tinamaan ako. Yun pala, yun eh, pole na yun. Diba? Sama, diba? Kung nakita nyo sa picture, alala, diba? So, yun. Lesson learned nga. Sabi nga, huwag masyadong kampante. Tsaka pag kunyari bago ka sa area, unang-una, iscan mo siya. Don't forget na huwag mo kakalimutan na iscan yung area. Get out and look. Napaka-importante. Kaya nga yung goal na yan lagi nasa isip ko lagi yung get out and look na yan. Kasi nga, malaking tulong guys. Kunyari, lalo na pagbukunyaring mga nasa ibang lugar ka. Kung hindi ka sure, labas. Check mo. Eh, ganun yun. No? Masyadong kampante dati. Sa pool, di ba? Sama. isang taon ko rin dinamdam yun kung tutusin. Bago ko naka-recover kasi pangit sa record din eh, kunyari may ganong klaseng aksidente. Kaso, actually, it's honest mistake. Hindi ko napansin. May mga, ano, parang yung pole na yun na itim. Kasi, dati, ano to eh. Dati, itong parking lot na to, ano, konti lang mga store. Ito lang siguro to Shoppers. Tapos yung, itong didiliberan ko. Konti lang siya. So, technically, isang malaking parking lot lang siya. Eh, walang mga building. Yung pole, nag-comoplage sa langit. Pero yung ganun talaga yung nangyari kasi kaya hindi ko napansin eh. Tapos yung ilalim niya, yung pinaka base is parang nag-comoplage naman sa mismong ano, sahig. Yan nangyari talaga yun na paminsan-minsan. Pero mali ko, yun ko, hindi ko masyado in-scan yung area. Masyado akong kampante. Masyado akong believe sa sarili ko. Ayan, sa pool, di ba? Lesson learned. Yun nga. Learning from your mistake. So, ayun. Na-miss ko lang tong lugar na to kasi napaka ano eh, napaka ang tawag doon? Napaka yun, memorable. Napaka memorable na itong lugar na to kasi yun, first time lang yung aksidente dito pa mismo. Overtime ko ngayon, di ba? Sama ng weather sa labas. So, sa labas siguro, with wind chill, siguro mga nasa minus 35 or something. Pero, minus 35 or mas mataas pa. Pero, sayang, di ba? Trabaho eh. Dito naman tayo sa ibang bansa para magtrabaho. Wala namang iba. Para makapagpadala ng maayos sa pamilya. Yun lang. I think nangalahati na yata ako. Takbo ko ngayon. So, konti na lang. Matatapos na yung araw. Pahinga na after. Okay, mamaya na ulit. Bye-bye!
moments later. Oh, lamig! Oh, lamig! Pupunta na ako sa last stop. Damn! Sa mga hindi pa nakasubok, alam niyo yung feeling pag kunyari, no? Magtatabaho ka sa, ano, itong, ano, minus 40 sa labas. Gumawa ako ng, ano, sa experiment. So, pakita ko. Ito yung video. Hello guys! Gaano ba kalamig sa Canada? So, we do an experiment. Okay, check it out! So, we got this one. Ito. Kumuha tayong hot water. Hot water. Warm and alive.